Ito na po ang araw ng ating pagbebenta dito sa ating mga fatiners, mga ka-farmers. So, bali tatlong buwan at tatlong linggo po sila. So, muntik na po silang umabot ng 4 months dahil po nagantay tayo sa tamang presyo. Dapat kasi mag-harvest po tayo tatlong buwan, kalahati po ang pag-harvest natin mula po pagwalay. Kaya lang, nagantay muna tayo ng medyo maayos-ayos na presyo, kaya umabot po ng tatlong buwan at tatlong linggo. Pero ganun pa rin po ang presyo, mga ka-farmers. So okay na rin yun, tiis-tiis na lang po. Baka po sa susunod ay makakabawi rin po tayo. Live po ang paraan po natin sa pagtimbang. So bali dito po sa bahay, tinitimbang yung baboy. Hindi po namin pinapasok doon sa kulungan. So bali dito na po sa labas nagtitimbang. So bali kami lang po yung pumapasok doon sa kulungan at kami lang po yung nagpapalabas ng mga baboy, mga ka-farmers. So hindi po namin sila pinapayagan na makapasok doon sa ating kulungan dahil nag-iingat po tayo. Alam nyo naman sa panahon po ngayon, so delikado na po. So itong fatteners natin, bali 24 heads po sila, mga ka-farmers. Kaya lang ang makakasya po sa kanilang sasakyan ay 16 lang po. So bali meron pa pong matitira. 8 po sana yung matitira, kaya lang bibilhin po yung isa doon sa aming kapitbahay. So bali 7 na lang po. Medyo malayo po kasi yung nakuha nating buyer at ayaw po nilang balikan yung 7. So ang gagawin po natin ay isiset na lang po natin ng ibang buyer po itong 7 na natira, mga ka-farmers. Kung tutuusin din po kasi medyo lugi din po sila sa biyahe kung babalikan po nila itong 7. So ipapaset po namin ito sa ibang buyer. Mas gusto po namin, mga ka-farmers, yung ration or carcass ba. Base po kasi sa experience namin, mas kikita po kami sa carcass na 200 compared doon sa 140 na live. So pero yung buyer po namin sa carcass ay sa ngayon po puno po sila. So mai-insert po itong natira na 7 kapag ito lang. Pero kapag yung 24 heads ay mahirap po dahil puno po sila. Hindi po namin ito naipaset ng medyo malayo pa doon sa schedule ng pag-harvest, mga ka-farmers. Kailangan daw po kasi ay magpapaschedule pa po ng date sa pag-harvest. So ngayon naman itong panghuli po ay tumitimbang po siya ng 101. At ito pong hanging scale na ginagamit natin, mga ka-farmers, ay sa amin po ito. So papipiliin din po tayo ng buyer kung sa kanila ba yung timbangan or sa atin. Meron din naman po sila. So bali na pagdesisyonan po na sa amin na lang po yung ang gagamitin. So mamaya, mga ka-farmers, ipapakita ko po sa inyo ang total po na timbang dito po sa ating 16 po na baboy or fatteners. So bali partial lang po, hindi pa po natin matitrace kung tayo ba ay kumikita o hindi dahil meron pa pong 7 na natira. Kung maharvest na po lahat ay doon po natin malalaman kung tayo ba ay kikita kahit nga mahal po ang feeds at mura po ang baboy. So ito na po, mga ka-farmers, ang total na timbang sa ating 16 heads. Bali 118 po ang pinakamataas at 84 kilos naman ang pinakamababa na timbang. 1599 po ang total na timbang sa 16 heads na fatteners. So bali kulang na lang po ng 1 kilo para maging 100 po ang kanilang average. So sa ngayon po, mga ka-farmers, ay hindi muna tayo mag-expect ng kita dahil po mura po ang pagbili po ng baboy natin at saka mahal po ang feeds. So baka po bawi lang po sa feeds itong pag-aalaga natin. So ngayon naman, ito na po yung 7 na natira at natawagan ko na po yung buyer natin para po sa carcass. So payag naman ho siya na ma-insert po itong 7, kaya lang inuutosan po niya ako na pupuntahan ko daw yung baboy at gawin ko daw yung ganito, hilahilahin ko yung may bandang hita para malaman daw niya kung pasado ba ang karne. So kahit madilim po, mga ka-farmers, ay pinuntahan ko po yung baboy at pinaghilahila ko po yung balat doon sa may bandang hita para lang po maibenta po sila ng carcass, mga ka-farmers. So ganun po, mga ka-farmers, mahirap pa ang pag-alaga ng baboy o pagpapalaki ng baboy, pahirapan din po ang pagbenta. So ayun na nga, mga ka-farmers, kinuha na ng buyer yung 7 baboy kagabi at magantay na lang tayo ng feedback kung ilang kilo po ang timbang ng ating mga baboy. So hindi na po kami sumama doon sa slaughter, mga ka-farmers, dahil matagal na po yung buyer ho namin. So ipinapaubaya na lang po namin sa kanila.